much, but I hope it will help you save your community. You know, video po talaga, Sir Martin. You know? I like the sound of that. Father Sito, nakompleto ko ba natin yung kailangan natin pera? Narito kami para sabihin sa inyo, ang isang magandang balita! Kailangan natin yung pera ng kailangan! Problema ba? Mga pumatay kay Ikay. Nandiyan sila. Hindi natin dapat sila hinayang makalis. Ruth, kakampi nila ang dilim. Pag sumunod pa tayo sa kanila, wala tayong laban, lalo lang tayo mapapahama. Nabanggit mo na pupunta ka sa bahay ni Evelyn bukas. Maaari kaya gawa naman ang paraan para makapag-usap kami. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Kaya ako nawala noon, hinanap ko ang tatay mo. Sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Nahanap ko ang tatay mo. Hindi, dahil hindi pa maharap ni Doña Tomasa ang tatay niya sa ngayon, eh hindi niya mahal yung tao. Baka hindi lang siya handa. Nay, totoo ba ang sinabi ni Father Sarmiento? Na ako ang dahilan kung bakit... na bakit umalis si tatay? Pero... bakit niyo ako pinaniwala noon? Nakasalanan ko ang lahat. Eh, nanay, sino po ba talaga tatay ko? Anak, hindi kanya gusto. Ayaw kanyang makita. Tsaka, may iba ng pamilya ang tatay mo. Iniisip ko na lang noon. Na kaya ayaw lang sa akin ang lahat ng tao. Dahil may kulang sa akin. Sabi niyo, Nay, magpayaman ako. Anak, aalis ka sa lugar na to. Nalayo ka sa San Juan Bautista, ha? Kabalik ka na lamang pag mayaman ka na. Ayokin pa ka akong yan sa akin. Marina, anak! Ito na, Nay. Mayaman na ako. At kung tutuusin, Inay, kaya kong paluhurin ang buong bayang ito. Pero bakit ganon, Nay? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako masaya. Napabilis po ang bakasyon ninyo. Akala namin hanggang sa isang linggo pa kayo. Nasabi ko na naman kay Evelyn ang pinunta ko rito. At ang pagkakilala ko sa batang yan, malambot din ang puso niya at pupuntahan niya ang kanyang ama. Sana nga po, Father. Sana naman, okay, mapagod ng ipagdasal siya. Ha? Alam ko, marami siyang hindi ginawang maganda sa bayan na ito. Pero kung iisipin natin, hindi biro ang pinagdaanan niya sa buhay, di ba? Opo, Father. Ingat po kayo, Father Sarmiento, ah. Balik po kayo ulit dito. Salamat, ah. Kayo rin, ah. Mag-ingat kayo. Sige po, Father. Salamat. Sige po, Father. Mabalik po. Ito,
Masa, okay lang po ba kayo? Okay ako, Margie. Lalabas lang ako sandali. Gusto kong magpahangin. Sigurado po ba kayo? Gusto niyo samahan ko kayo? Huwag na, Margie. Gusto kong mapag-isa. Huwag mo na ako antayin. Gagabihin ako. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit ako nandito. Hindi ko rin alam kung okay sa inyo na nandito ako. Pero dito ako dinala ng mga paa ko. Hindi ka naman naging mabuti sa akin eh. Pinigyan mo ako ng buhay na napakahirap. Pero ngayon, marami akong mga sagot na hinahanap at maraming taong pumupunta rito na dito nahahanap yun. Isa akong masamang tao. At napakatagal. Nung huling nagdasal ako sa'yo. Pero ngayon, gulong-gulo ang isip ko. At gusto ko lang marinig ang boses mo. Sige naman po. Pagbigyan niyo na ako. Ngayon na lang ako hihingi ng kahit na ano mula sa inyo. Bigyan niyo ako ng sagot. Napakarami ko ng pagkakamaling ginawa sa buhay ko. At pagod na ako. Tahan na po kayo, Doña Tomasa. Nahihirapan na nga po kayong humingo. Malungkot po kayo dahil sa tatay niyo. Bakit din niyo na lang po siya puntahan? Dahil iniwan niya ako. Kailangan ko ng tatay na magtatanggol sa akin, pero wala siya. Kailangan ko ng tatay na mag-aalaga sa akin. Pero wala din siya. Pero ngayon po, nandito na po siya. Pero bakit? Bakit ngayon lang? Baka ngayon lang po yung tamang panahon para kay Bossing na magkita po kayo. Po, Doña Tomasa, kahit ayaw niyo pa pong tanggapin, magkapareho po tayo. Naiintindihan ko pa rin po kayo. Ako nga rin po eh. Pag inaisip ko po na wala po akong tatay, masakit po dito eh. Siguro po, kaya po kayo umiiyak kasi po nagtatampo po kayo kay sa tatay niyo. Pero sigurado po ako, miss na miss niyo na po siya. Alam niyo po, Doña Tomasa, gusto ko nga pong makilala yung tatay ko eh. Miss na miss ko na rin po siya. Buti pa nga po kayo eh. Kasi po, kahit malaki na po kayo, meron pa rin po kayong pagkakataon
makilala niyo po ang tatay niyo. Kaya huwag na po kayo magalit sa kanya. Puntahan niyo na po siya. Doña Tomasa, kanina ko pa po kayo tinatawagan eh. Bakit po ganyan ang itsura ninyo? Ano po bang nangyari sa lakad niyo? Okay ako, Margie. Kanina umalis ako, ang dami-dami kong iniisip. At kung saan-saan ako napadpad para hanapin ang sagot nun. Sana po nahanap niyo po ang sagot na hinahanap ninyo. Oo, Margie. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko, sa simbahan pa ako napadpad, at sa lahat ng taong nakausap ko, si Juan pa ang nakausap ko. Pagkatapos kong nakausap ang batang yun, naintindihan ko ng husto kung ano ang tamang gawin at kung ano ang dapat kong gawin. Bakit po? Ano po bang sinabi sa inyo ni Juan? Siguro, Margie, sa amin na lang yun. At sa Diyos. Pero ito ang masasabi ko sa'yo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit laging nahaharang ni Juan ang mga plano ko noon. At kung bakit nakikinig sa kanya ang ibang tao. Dahil ang bawat kilos at salita niya, sincere siya, Margie. Galing sa puso niya. Ba't mo ginagawa yan? E bukas pa naman yung misa. Father Sito, gusto ko lang naman po kasi kayong tulungan eh. Salamat naman. Panay, kumusta ang araw mo? Okay lang po, Father Sito. Nag-usap nga po pala kami ni Doña Tomasa kanina. Ha? Anong napag-usapan ninyo? Wala naman po, Father Sito. Tinanong ko lang po siya kung bakit po masama ang loob niya. Sabi niya daw po sa akin, dahil daw po sa tatay niya. Di niya daw po alam kung ano daw po ang gagawin niya. Kaya yun, sabi ko po sa kanya na huwag na po siya magalit. Tsaka puntahan niya na lang po ang tatay niya. Eh, parang yun po kasi mga pagpasya sa kanya eh. Tapos yung Father Sito, yung sinabi ko po yun sa kanya, bigla niya po ako niyakap at tsaka mas lalo pa po siya umiyak. Niyakap ka niya, ha? Nakakapagtaka nga po, Father Sito eh. Nanguhan, hindi natin alam. Maaaring maraming dahilan si Doña Tomasa para gawin niya yon. Tingnan mo, pumunta siya dito sa simbahan na mag-isa siya na walang makakakita sa kanya. Ay, ibig sabihin, ginawa niya yon para sa sarili niya. Siguro naghahanap siya ng direksyon o mga kasagutan sa Diyos. At saka para yakapin ka niya, ay maaaring naapektuhan siya ng mga sinabi mo. At kahit na papano'y napagaan mo ang loob niya. Siguro nga po, Father Sito. Tsaka nakita ko po sa kanya kanina, eh malungkot na malungkot po siya. Sana po matulungan po siya kagad eh, bossing, no? Ipagdasal natin yan. Ang kapayapaan nawa ng Panginoon na nagpapadalisay at nagliligtas ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang kapayapaang inihain sa atin ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ay hindi ang uri ng kapayapaan na hatid ng mundo. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo lamang sa pamamagitan ng krus at sa pagpapadalisay ng kalooban na biyayang hatid ng Espiritu Santo. Sino po ba dito si Manuel de Dios? Salamat. Kayo po ba si Manuel de Dios? Bani na lang sa amin tawag sa akin eh.
Ah, akala ko ikaw si Nurse Annie. Anong ginagawa mo dito? Ako po si Evelyn. Evelyn. Kapangalan ka ng anak ko. Naaalala niyo po si Evelyn? Oo ba? Akala mo sa akin, ulyanin. Si Evelyn. Ang pinakamaganda kong anak. Nung isilang siya, biniro kong asawa ko eh. Sabi ko, bakit morena siya? Anak ko ba talaga siya? Natawa lang si Marisa sa akin. Kasi si Evelyn, mas kamukha niya si Marisa kaysa sa akin. Pero alam mo, mahal na mahal ko ah, anak kong yan. Ang kapayapaang ito ay sumusubok sa ating mga puso. At kung minsan, ay nagiging sanhin ng sakit at pagkahati-hati. Kung mahal niyo po ang anak niyo, bakit niyo siya iniwan? Sino nagsabi sa'yo, iniwan ko siya? Bakit mo ko siya pinagsasabi ng ganyan? Bakit ka umiiyak? Iniwan ka rin ba ng asawa mo? Iniwan ka pa ng magulang mo? Iniwan ako ng tatay ko, gaya ng tatay ni Evelyn. Oo, iniwan ko siya at ng kanyang ina. Dahil ang tingin ko, mas gaganda ang buhay ko kung lalayo ako sa kanila. Iniya ako sa sarili ko, pero tungkol lang na desisyon na silang mag-ina ang buong buhay ko. Hindi ko dapat silang tinakasan. Pero ay, uli na eh. Nawala na sila. Hinanap niyo po ba sila? Oo. Oo. Kung alam mo lang, ang hirap na inapot ko. Ganun pa man, ito lamang ang uri ng kapayapaan na tumatagal. Kapayapaang ganap na nagliligtas at nagpapakadakila. Alam mo, kinumpisan ko sa isang pare ang kasalanan ko. Si Father Sarmiento. Si Father Sarmiento kasi ang kumukup sa akin. Naiyak nga siya eh. Dahil siya din ang kumupkup kay Evelyn. Pero huli na, umalis na rin si Evelyn sa piling niya. Alam mo, tuwing kaarawan ni Evelyn, umibili ako ng cake. Ilalagay ko ng kandila. Kung ilang taon na ba siya? At humihiling ako. Pinagdalisan ako sa Diyos na sana pagmulat ko ng nasa harapan ko na siya. Dininig na po ang inyong panalangin. Tay, ako ang anak niyo. Ako si Evelyn. Evelyn. Malaki mo na. Naalala mo ako. Hindi ko po kayo nakakalimutan. At hindi ko po kayo makakalimutan. Tay. Anak. Tay. Sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin.
Pasalamatan natin ng Diyos na ating Panginoon. Bless me, Father, for I have sinned. Kailan ang huli ninyong kumpisal? Never. Ngayon po ang unang beses. Kahit kailan, hindi ako naniwala sa pagpapatawad. Basta't may nagawang mali ang isang tao sa akin. Karapat-dapat na silang parusa. Pero kanina, nung nakita ko ang aking ama, nagawa kong ibigay ang aking pagpapatawad, Father Zito. Hindi ko inakalang kaya kong gawin yon. Ang nagawa ninyo. Yan ang magsisilbing pundasyon para tuluyan ang maayos ang relasyon ninyong dalawa at para mabitawan mo na rin ang lahat ng galit na kinimkim nitong mga nakaraang taon. Yun din po ang gusto kong mangyari, Father Sito. Dahil ang tanging kasalanan lang naman ng aking ama sa akin ay yung pinabayaan niya ako. Pero hindi niya po ito sinasadya. Samantalang ako, ang dami ko na po maling ginawa sa inyo. Kay Juan. Sa buong bayan ng San Juan Bautista, napakasama ng ginawa ko, Father Sito. Magagawa pa ba ng Diyos na ipagkaloob sa akin ang pagpapatawad niya? Doña Tomasa, tahan na. Basta taos puso ang iyong pagsisisi, handa ang Diyos na makinig sa iyo. Handa niyang intindihin at patawarin kayo. Ganyan ang pagmamahal niya sa atin na mga anak niya. Pakiramdam nyo noong nakita nyo po yung tatay nyo. Hindi ko maipaliwanag ng gusto. Basta alam ko, masaya ako ngayon. Siguro po, ganun din po ang ginagawa sa akin ni Busing. Ibigyan nyo po ako ng pagsubok. Tapos, balang araw, papakilala niya rin po sa akin tatay ko. Decidido na po ba talaga kayang umalis? Oo, Marge. Ubusin ko na lang ang oras ko na meron kami ng aking ama. Pero paano po? Hindi kita siyempre papabayaan. Mag-day off ka. Pag-isipan mo ko nung gusto mong gawin sa buhay mo. Kung nasiraan kayo ah, tara dun sa loob. Lagay tayo. Pagkain na, lumalapit sa atin. What's yun ni Margie to? Ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ganito? Ah! Aswag na ni Margie.